Magandang umaga, natupok ang siyam na silid-aralan sa Haro 2 Elementary School sa Iloilo. 15 bahay naman sa Mandaue, Cebu ang naaborin sa sunog. Narito ang report. Dahil sa masisikip na kalsada, nahirapan ang mga bumbero na lapitan ang mga nasusunog na bahay dito sa Barangay Tipolo sa Mandaue, Cebu. Marami kasing tindahan at sidewalk vendor ang nakaharang sa daan. Pinagdugtong-dugtong na lang ng mga residente at bumbero ang mga hose para maabot ang 15 natupok na bahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Gagawa na raw ng hakbang ang Bureau of Fire Protection at lokal na pamahalaan para solusyonan ang pagsikip ng mga kalsada sa lugar. Ito naman ang nangyari sa Haro 2 Elementary School dito sa Iloilo City. Nilamon ng apoy ang siyam na silid-aralan bandang alauna ng hapon kahapon. Ayon sa mga bumbero, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga classroom. Nahirapan pa silang makalapit dahil sa kapal ng usok. Naapula ang apoy matapos ang mahigit isang oras. Walang nasaktan pero natupok ang mga report card at diploma ng mga estudyante. Iniimbestigan pa ang sanhi ng sunog. Sa Malvar, Batangas naman, apat na pamilya ang nawalan ng bahay sa barangay poblasyon dahil din sa sunog. Kwento ni Aling Luceria, nananaisa nang biglang magliyab ang katabi nilang bahay. Para akong pinagsaklugan ng langit at tubig, walang natira sa amin. Hindi kasi magaling pang 10 beses kang manakawan, huwag kalapas ang beses masunugan. Tumagal ng 30 minuto ang apoy na tumupok sa di patiyak na halaga ng ari-arian. Ayon sa mga bumbero, posibleng problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Nangako naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Malvar para sa mga nasunugan. Para sa Unang Balita, Isay Reyes reporting.